napakasimple ng bioreactor. It's a composting facility. So, siya yung nagde-decompose. So, your end product is a compost na pwedeng gamitin ng ating mga farmers. Looks like na may tie-up itong UP Diliman, itong material, itong MRF nila with the barangay. Sila pala yung nag-gather ng waste na dinadala dito. So, yun, nadidecompose. Kasi dati daw, kinakalat lang dito, tapos nilalagyan ng enzyme. So, you can imagine the smell. But for now, since it's intact, it's inside the bioreactor, wala kang maamoy. So, paglabas niya, compost. If there's a better way of doing this, eh di ba, mas maganda. So, yun. Pero for now, ang target lang namin, itong community ng palibot nitong UP Diliman. Sabi nga nila, about 75,000 population. Dami din yun na mag-dispose ng waste, di ba? Sa akin, sa livelihood, pwede pa silang magkaroon ng organically grown vegetables, lalo kung libre mabibigay sa kanila. So, malaking tulong yon. Tapos sa waste disposal, siyempre, yung kalinisan, di ba? Ang laki ng relasyon ng solid waste at saka yung climate change.